Magandang araw po mga pinamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli po tayong magkakasama-sama sa loob ng ilang minuto at sana po marami tayong matutuwa muli tungkol po sa salita ng ating Panginoon. At tayo po ngayon nasa ikatlong topic na ng ating lesson. Ang pamagat po ay mga kontrobersiya. At kagaya po ng ating nakagawian, atin po munang babatiin ang mga pangalang ito. Si Manuel Dulio ng San Nicolas, Florida Blanca. Edmundo Sabio ng Saging, Dinalupihan, Bataan. Si Maria Bacan, Batangas po ito. Si Rogel Belmonte. Enrita Jornal ng Bagak, Bataan. Geniel Ganoria ng CAA, Las Piñas. Si Mirna Medina ng MGD, Imus, Cavite. Si Arlene Lenihan ng Southville, Cabuyao, Laguna. Si Emily Villanueva, si Sister Nena Capiral po ng Alawihaw, Daet, magandang araw po. Si Sweetie sa Paris, France, kumusta po kayo? Si Roberto Macatul ng Bansod, Oriental, Mindoro. Si Mary Jane Tornilla, Kapatalan SDA Church, Eligio Arguero ng San Mateo Isabela, si Soy Popsualia Soylo, sinisita sa estudio po ng Guagua, Pampanga, Elder Mel Ordonio, Marilao, Bulacan, Lida, Pilipina po ng Europe, ito po'y palagian nating subscriber at viewer, si Jonathan Haong. Kumusta po kayong lahat? At meron pa po tayong mga kaibigan na gusto natin. Yung mga kaibigan po tayong gusto nating batiin. Si Jose Tanay, kasabay po ng Grass Cutting Ministry ng Daet. Si Ma'am Eden Lumbao. Ma'am Eden, sana po gumaling ka na po ng tuluyan. Ate Emma and Kuya Eli Ballesteros ng Santo Domingo, Albay. Si Omar Saban, Beth Saban at ang kanila pong dalawang magagandang anak. Ang Palau, Pilipino, Seventh-day Adventist Church, kumusta po kayo? At ganun din po ang Pook Kapitan Adventist Church ng Batangas. Ganun din po ang Vinson Adventist Church at ang Bagasbas Adventist Company sa pamumuna po ni Sister Letlet Baisa. Kumusta po kayong lahat? At natutuwa po kaming muli kayong makasama sa pag-aaral na ito. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. O Diyos ka po, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin. Salamat po sa inyo pong pakikisama, sa inyo pong pag-iingat, sa inyo pong biyaya sa bawat isa. Inyo po naman muling buksan ang aming mga isipan upang maging maliwanag po ang topic na ito. Maging kapakipakinabang sa bawat isa sa amin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ngayong araw na ito ay makikita po natin sa Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Sa kwentong palaman na makikita natin sa tala ni Marcos, ay may mga napakahalagang aral na dapat nating maunawaang mabuti. Ito yung kwento tungkol sa mga pakikipagtalo ni Kristo sa mga eskriba at mga pariseo, na kung hindi mo uunawaing mabuti, ay tila man din binabago na ni Kristo ang mga palatuntunan at mga kautusan sa lumang tipan. Sisikapin nating unawaing mabuti, ano nga ba ang layon ng mga kapahayagan ni Kristo at papaano natin ito isa sa kabuhayan. Okay po, narito po mga katanungan na atin pong pag-uusapan sa araw na ito. Number one, tungkol sa ano ang unang pagtatalo sa puso ng mga eskriba at ni Kristo? Pangalawa, ano ang naging pagtatalo tungkol sa pagkatawag kay Levi at sa mga pag-aayuno? Ano ba ang tunay na layunin ng Sabat? Question number 3. At anong panganib ng maling pangunawa nito? At pang-apat, ano ang dalawang malaking aral ang makukuha natin sa sumunod na kwento ng karanasan ni Kristo? Balik po tayo sa question number 1. Tungkol sa ano ang unang pagtatalo sa puso ng mga eskriba at ni Kristo. Alright, sige po, ating pag-uusapan. Ano ba yung mga pagtatalo na nasa puso pa lang ng mga Pariseo? Titingnan natin dyan sa Marcos 2,
talatang 1 hanggang 12, ano yung kanilang nakita na suliranin dito sa kanilang palagay. At nang siya ay pumasok uli sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw ay nahayag na siya. Nahayag na siya ay nasa bahay. At maraming nagkatipon at pat hindi na magkasya kahit sa pintuan man at sa kanya isinaysay niya ang salita at sirinig si dating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usom ng apat. At nang hindi sila makalapit sa kanya, dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan at nangyo ay kanilang maisara, inihugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Ngunit mayroon doong nakaupong ilan ng mga eskriba at mga nangangbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito sa inamumusong sino ang makapagpatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? At pagkaunawa na Yesus sa kanyang espiritu na sila'y nangagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, "Bakit binubulay-bulay ninyo mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin pagaan lalong magaang sabihin sa lumpo, pinatatawad ang iyong mga kasalanan, o sabihin magtindig ka at buhatin mo iyong higaan at lumakad ka? Datapot upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapahamalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa lumpo, "Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat, anupat na nagtaka silang lahat, at nilulahati nila ang Diyos na nagsabi, "Kailan may hindi tayo nakakita ng ganito." Subalit ang isang punto na nais kong bigyang diin sa pagkakataong ito ay yung sinasabi na nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Just imagine, yung apat na kaibigan, sinira ang bubong nung kinalalagyan ng Panginoon, maihugos lang yung kanilang kaibigang may sakit. Dito ay nagpapakita ng dakilang pananampalataya ng mga taong ito. Alam po ninyo, ang tao, kuminsan hindi natin nakikita yung kanilang pananampalataya. Ang nakikita natin, ano ba namang ginawa ng mga taong ito? Bakit nanira ng bubong? Subalit si Kristo, ang kanyang nakikita ay yung pananampalataya. Sapagkat sa Diyos, ang pinakamahalaga ay ang ating pananampalataya. So kapag ka ang isang tao ay nananampalataya, kagad napapansin nyo ng Panginoon. Hindi niya binibigyang halaga yung mga ginagawa alang-alang dun sa pananampalataya. Maaari yung kanilang ginagawa ay hindi pangkaraniwan, ang medyo nakasisira, subalit ang mahalaga, nakita niya yung pananampalataya, pagtitiwala sa kanya, na nagsakripisyo, umakyat sa bubong, pagkatapos tinuklap ang bubong, ihinugos sa kanyang harapan ang may sakit. Hindi maaaring hindi pansinin ng Panginoon ang pananampalatayang ito. Pangalawa, sinabi ng Panginoon, "Anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na." Nung nagko-question yung mga eskriba, sabi ng Panginoon, "Anin ba ang mas madali? Yung sabihing tumindig ka, lumakad ka, o yung sabihing pinatawad na ang iyong kasalanan?" Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, yung pagpapatawad ay kanyang priority. At yun ang pinakamagaan na gawin ng Panginoon, ang magpatawad sa ating kasalanan. Kaya kung tayo'y nagkasala, tayo'y nagkamali, huwag tayong matakot, huwag tayong lalayo sa Panginoon, kundi tayo'y lumapit sapagkat sa Panginoon, yung ating pagsisisi ay napakalaga at ang pagpapatawad ay laging laan sa Panginoon. Na siya'y may karapatang magpatawad sapagkat hindi siya pangkaraniwang taong kagaya natin, kundi siya'y sugong mula sa Diyos, ang sabi niya, "Magtindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka." At nung panahon din mismo yon, gumaling ang lalaking lumpo. So, ang tanong, sino ang taong ito? Siya ang Panginoon na ating tagapagligtas. Alam po ninyo, napakahalaga yan. At ang isa pang punto na ibig kong unawain natin dito, alam po ninyo, yung tamang doktrina
mabuti. Datapwat higit na mabuti yung tamang espiritu. Tingnan po natin dyan sa Mikas 6:6-8. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Ano ba talaga ang kanyang hinihingi? Ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroroon baga ako sa harap niya na may handog na susunugin, na may guyang isang taon ng gulang? Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libu-libong tupa o mga sampu-sampung libong ilog na langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Kanyang ipinakikilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at anong hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ng kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Maaring tayo ay doctrinally correct but spiritually wrong. So napakahalaga yung tamang espiritu, hindi lang yung tamang doktrina. Kinakailangan magkasama yan, tamang doktrina at may tamang espiritu. Maghandog ka man ng libu-libong handog, kung ang puso mo ay wala ang pag-ibig, baliwala ang lahat. At ngayon naman po sa atin pong pangalawang tanong, ano ang naging pagtatalo tungkol sa pagkatawag kay Levi at sa mga pag-aayuno? Alright, tingnan natin dyan sa Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 22. Ano naman ang sinasabi? At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila'y kanyang tinuruan. At sa kanyang pagdaraan ay nakitin si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa pangningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin at magtindig siya. At nagtindig siya at sumunod sa kanya. At nangyari nang siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay, ay maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad sapagkat sila'y marami at sila'y nagsusunod sa kanya. At nang makita ng mga eskriba at mga pariseo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At na ito'y marinig ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ng mga walang sakit, kundi ang may sakit, hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. At nangag-ayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga pariseo, sila'y nagsilapit at sinabi sa kanya, bakit nangag-ayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga pariseo, dapat hindi nangag-ayuno ang iyong mga alagad. At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mangag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila, samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila, ay hindi sila mga kapag-ayuno. Datapat darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki at kung magkagayoy, mag-aayuno sila sa araw na iyon. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan na itinagpi ay ibinabatak ang tinagpian. Sa makatwid bagay ang mga bago sa luma at ang lalong lumala at lalong lumala ang punit. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat na nabububo ang alak ay at nasisira ang mga balat kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. So, sa unang tingin, para bagang binabago na ni Kristo ang kautusan. So, pagkasabi, bagong alak, bagong lalagyan. So, para bagang sinasabi na hindi na yung dati. Ano, kundi bagong kautusan na, bago ng palatuntunan ang ibinibigay ng Panginoong Diyos. So, balit napakaliwanag po na sinabi ng Panginoon, hindi siya naparito upang sirain ang kautusan at ang mga propeta, kundi upang ito ay ganapin. So, ibig sabihin, ginaganap nila yung kautusan ng Diyos, subalit hindi tamang pagganap. Kinakailangan maging tamang pagganap. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ang layunin, hindi upang ihiwalay ang makasalanan, kung hindi upang ihiwalay ang kasalanan mula sa kanyang bayan. Ito po ang layunin ng kautusan, upang tayo'y huwag magkasala. Ano ba? Datapwat kung tayo'y nagkasala,
mayroon tayong tagapamagitan sama ang ating Panginoong Hesus Kristo sapagkat ang wika niya, ako'y naparito hindi upang hanapin ang awanan, kung hindi ang mga makasalanan. Sapagkat sa Diyos, mahalaga yung mga tao kahit na sila'y nagkakasala. Subalit, mahalaga rin sa Diyos na yung kasalanan mawalay sa tao. Ano? So, ito ang punto na dinadala ng banal na kasulatan. Ang kautusan is intended to separate sin from men. Ano? Para mahiwalay yung kasalanan sa tao. Hindi para yung tao ihiwalay sa Diyos. Ano? Sapagkat tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Patungkol naman sa pag-aayon, ano naman si tinuturo itong pag-aayonong ito? At sabi ng Panginoon, kapag ka wala na yung kasintahan lalaki, mag-aayono sila. Ibig sabihin, kaya tayo'y nahihiwalay sa Diyos sapagkat dahilan po doon sa ating appetite. Yun ang basic, yung ating appetite, yung ating sariling kagustuhan, yung ating sariling mga pagnanasa, ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya nga itinuro yung pag-aayuno upang tayo ay turuan ng pagpipigil, upang tayo huwag malayo sa Diyos. Sapagkat kung susundan natin yung ating hilig, yung ating appetite, tiyak ilalayo tayo nito sa Diyos. So yung pong pag-aayuno, ang layunin, ay hindi kung ano pa man, kundi hingin natin na tayo ay malapit sa Diyos. Pahalagahan natin ang Diyos nang higit kaysa pagkain, kaysa lahat ng ninanasa ng ating laman. Pahalagahan natin ang Diyos. At yun ang tunay na pag-aayuno. Pagpapahalaga sa Diyos nang higit sa alinmang bagay sa sanglibutan ito na pinakananasa ng ating puso, pinakakanasa ng ating dila. Ano po? Kinakailangan matuto tayong magpigil. Kaya kapag kamalayo ang nubyo, mag-aayuno tayo para tayo ay malapit sa Kanya. Sapagkat yung ating appetite, yun ang nagpapalayo sa atin mula sa presensya ng Diyos. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ngayon naman po ay sa pangatlong tanong tayo, ano ba ang tunay na layunin ng Sabat at anong panganib ng maling pagkaunawa o maling pangunawa nito? Sige, basahin mo dyan sa Marcos 2, talatang 23 hanggang 28. At nangyari na nagdaraan siya na may sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat. At ang mga alagad niya samantalang nagsisilakal ay nagpasimulang magsikitil ng mga uhay. At sinabi sa kanya ng mga Pariseo, narito bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid? At sinabi niya sa kanila, kailan may bagay hindi niyo nabasa ang ginawa ni David ng siya mga ilangan at nagutom. Nagutom siya at ang kanyang mga kasamahan kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoting si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang. At binigyan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So, maliwanag po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang kautusan ginawa ng dahil sa tao, hindi ang tao ng dahil sa kautusan. Kagaya ng Sabat, ang Sabat hindi ginawa upang maging mahalaga kaysa sa tao. Ito'y ginawa dahil sa tao. Ibig sabihin, ang kautusan ng Diyos ay pawang ibinigay alang-alang sa ating kabutihan. Palibhasang tayo ay mga anak ng Diyos, minamahal ang Diyos, nagbigay siya ng mga kautusan na gagabay sa atin upang tayo ay huwag mapahamak, upang tayo iiwalay sa napakaraming suliranin na maaaring maranasan natin kung wala yung mga tagubilin ng Diyos. So, ang layunin po ng Sabat ay dahilan sa kalagahan ng tao sa kanyang harapan. Ang ibig niya, tayo ay pagpalain. Ang ibig niya, tayo ay makapagpahinga. Ibig niya, tayo ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Ano po? Kaya yan ang napakalaga na dapat napakatatandaan natin. Ang lahat ng sinasabi ng kautusan, sinasabi ng salita ng Diyos,
ay para sa atin, hindi tayo para sa salita ng Diyos. Kundi yung salita ng Diyos para sa atin. Tingnan pa natin kung ano po yung sinabi ng Panginoon dito sa Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 6. At siya'y muling pumasok sa sinagoga at doon may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay at siya'y inabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, magtindig ka. At sinabi niya sa kanila, katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay. Datapot sila hindi nagsisimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit sapagkat ikinalulungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo iyong kamay, at iniunat niya at gumaling ang kanyang kamay. At nagsilabas ang mga Pariseo at pagdakay nagsipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya kung paanong siya'y maipapupuksa nila. So, na ang kautusan ng Diyos ay para sa kabutihan ng tao. Ito ay naunawaan ng mga eskriba at ng mga Pariseo, subalit nagmapatigas sila ng ulo. Kaya nang tanongin ng Panginoon, alin ba mabuti? Yung magligtas o yung pumatay? Sapagkat sa kanilang puso, talagang gagawa silang para na mapatay ang ating Panginoon dahil sa kanilang sinasabing hindi ayon sa kanilang mga itinuturo, ang itinuturo nito ni Kristo. Subalit sa kanilang puso, sa kanilang isipan, nakikita nila na ang mga ginagawa ng Panginoon ay nagmumula sa Diyos. Kaya ang Panginoon ay medyo nagalit. Kaya ang wika ay kanyang sinabi, sige, uunat mo ang iyong kamay at yun ay kanyang pinagaling. Uulitin ko mga minamahal na mga kapatid, ang kautusan ibinigay ng dahilan sa tao, hindi ang tao ginawa ng dahil sa kautusan. Tayo ang minamahal ng Diyos kaya mayroong mga kautusan. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay pagmamahal sa atin, pag-iingat sa atin, pagnanasa na tayo ay ilayo sa mga kasakunahan. At kung ito ay lalabanan natin, tayo ay sasakupin ni Satanas. Alam po ninyo, ito ay napakahalaga na unawain natin na ang Sabat ginawa para sa tao. Hindi ang tao ng dahil sa Sabat. Bilang mga Adventist, malimit na sinasabi natin na yung Sabat ay sa ang zeal of God, tanda ng Diyos. Ha? O yung tatak ng Diyos. Subalit iba po yung tanda, iba yung tatak. Hindi ibig sabihin na ikay nangingili na Sabat, mayroon ka ng tatak. Ito ay palatandaan lamang na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Subalit yung totoong nagpapahalaga sa Diyos ay higit pa sa pangingili ng Sabat ang kanilang gagawin. Tingnan po ninyo sa sinasabi ni Ellen White sa Councils for the Churches, page 333. Ganito po ang sabi, not all who profess to keep the Sabbath will be zealous. There are many even among those who teach the truth to others who will not receive the zeal of God in their foreheads. They had the light of truth. They knew their master's will. They understand every point of our faith, but they had not corresponding works. These who were so familiar with the prophecy in the treasures of divine wisdom should have acted their faith. They should have commanded their households after them that by a well-ordered family, they might present to the world the influence of the truth upon the human heart. By their lack of devotion and pity, and their failure to reach a high religious standard, they make other souls contented with their position. Men of finite judgment cannot see that in patterning after these men who have so often opened to them the treasures of God's word, they will surely endanger their souls. Jesus is the only true pattern. So, ibig sabihin, kahit panangingiling ka na Sabat, datapot ang ugali mo malayo sa ugali ng Panginoon, it's useless. Hindi mo tatanggapin yung tatap
ng Diyos. The zeal of God. Sapagkat ang tatak ng Diyos ay yung kanyang karakter. Kapag ka nakita sa atin ang karakter ng Diyos, then masasabi tayo ay mga anak ng Diyos. At kung ikaw ay nangingili ng Sabat, talagang stricto ka sa Sabat, datapot sinungaling ka, wala yun, hindi yung karakter ng Diyos. Ikaw ay madaya sa negosyo, madaya ka sa hanap buhay, ha? Sa iyong trabaho, never natawagin kang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, makikita sa kanilang karakter, hindi sa doktrina. Okay po, ngayon naman sa ating huling katanungan, anong dalawang malaking aral ang makukuha natin sa sumunod na kwento ng karanasan ni Kristo? Yan, tingnan natin dyan sa Marcos 3, talatang 20 hanggang 33 o hanggang 35. Ano ang sinasabi? At muling nagkatipon ng karamihan, anupat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay at nang mabalitaan yaon ng kanyang mga kaibigan ay nagsilabas sila upang sihulihin kapagkat kanilang sinabi sira ang kanyang bait. At sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kanya si Belzebub at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kanyang pinalapit sa kanya at sinabi sa kanila sa mga talinaga, paanong mapapalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian niyaong kahariang yaon. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, at magkabahabahagi hindi siya makapanatili, kundi magkakaroon ng isang wakas, datapot walang makapasok sa bahay ng malakas na tao at samsamin ang kanyang mga pag-aari malibang gapusin muna siya ng malakas na tao at kung magkagayon, masasamsama ng kanyang bahay. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nila kailanmat sila'y magsalita ng kapusungan. Tapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu ay walang kapatawaran magpakailanman kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila siyang may isang karamalduman na Espiritu at dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang kapatid at palibasay nangakatayo sila sa labas ay nangagpasugo sila sa kanya na siya tinatawag at nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya at sinabi nila sa kanya, narito na nga sa labas ang iyong ina at ang iyong kapatid na hinahanap ka. At sinagot niya sila at sinabi, sino ang aking ina at ang aking kapatid? At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya, narito ang aking ina at ang aking kapatid sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae at ina. So, number one lesson, a house divided against itself could not stand. So, mahalaga ang pagkakaisa. Pangalawa, mayroong dalawang karian o tahanan o pamilya. Ang karian ng Diyos, karian ni Satanas. Ang sino mang hindi sumusunod, hindi nakikinig sa salita ng Diyos, sa salita ng Banal na Espiritu, ay kabilang o nabibilang sa karian ni Satanas. So ito ay hindi maaring mapatawad sapagkat yung salita ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu at sa pamagitan ng mga propeta ay kanyang ibinibilang na mula sa Diablo. So pagkatatanda po natin, mayroon pong dalawang tahanan. Mayroon din dalawang iglesia. Dalawa lang po, walang marami. Dalawa lang. Isang sa Diyos, isang sa Diablo. Ha? At kinakailangan na tayo ay pumili kung saan tayo magiging kabahagi. Yung tumatanggap, nananampalataya sa salita ng Diyos o yung naniniwala sa mga sabi-sabi na kuno ito ang salita ng Diyos. Maliwanag, ang Diyos nagpahayag sa pamamagitan ng mga propeta at sa huli ay sa pamamagitan ni Jesu Kristo.
So, kinakailangan tatanggapin natin yung sinasabi ng mga propeta ng Diyos na ayon sa liwanag na ipinahayag ni Kristo. Sapagkat pagkatatanda natin, yung mga eskriba, yung mga parisiyo, binigyan ng maling pangunawa yung salita ng Diyos na ipinagkaloob ng banal na Espiritu. Kahit gaya rin sa ating kapanahunan, marami ang gumagamit ng salita ng Diyos, subalit ayon sa interpretasyon ng kanilang sariling tradisyon, sa kanilang sariling mga paniniwala, hindi ayon sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So kinakailangan tayo ay pumili sapagkat tiyak na walang kapatawaran doon sa pumipili na sundin yung mga tradisyon. Yung sa halip na yung salita ng Diyos ang tanggapin, sasabi, nako, sa demonyo yan. O kaya'y lipas na yan, luma na yan. Dito na tayo sa mado. Kinakailangan, ano ba talaga ang sinasabi ni Kristo? O nawain natin mabuti, ano yung sinasabi ng mga propeta? Pagkatapos, ayon ba ito sa liwanag na ipinahayag ni Kristo? At kung ayon sa pahayag ni Kristo, panghawakan po natin sapagkat nariyan ang buhay. So hindi po maaaring paghaluin yung tradisyon at yung maliwanag na salita ng Panginoon. Hindi maaari yan sapagkat yan ay mahati, yan ay magigiba. Kinakailangan tayo ay kaisa ng ating Panginoon. Ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon at yun ang ating panghawakan? Tatanda natin, hindi maaaring mahati ang katotohanan. Ha? Ang katotohanan ay isa lamang at yan ay ayon kay Kristo na siyang katotohanan. Siyang tunay na salita ng Diyos. Diyan po natatapos ang ating talakayan. Narito po ang summary ng ating pinag-aralan ngayon. Number one, ang pananampalataya siyang higit na mahalaga sa Diyos. Ang tamang doktrina mahalaga lamang kung kalapit ng tamang espiritu at nakikita ang karakter ng Diyos. Pangalawa, ang kautusan at mga palatuntunan na ibinigay upang ilayo sa tao ang kasalanan, hindi ang taong makasalanan. Pangtatlo, ang layunin ng Sabat ay pahalagahan ng tao at mabago, hindi ang mga nagagawa o ginagawa ng tao, kundi ang magagawa ng Diyos sa tao. Pangapat, ang isang tahanang hati ay hindi tatayo, ito'y magigiba. At panglima, ang kaanak o tahanan ng Diyos ay ang nakikinig sa turo at aral ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi ang naghahawak lamang sa sabi-sabi ng tao na ito kuno ay mula sa Diyos. So sana po muling nakatulong ang pag-aaral natin ito. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, kami po'y lumalapit muli sa iyo na nagpapasalamat sapagkat iyong hinayag na maliwanag ang iyong banal na salita, ang iyong kalooban. Salamat sapagkat minamahal mo ang tao na ikay nagbigay ng mga gabay upang kami maingatan. Tulungan nawa kami nga makapag-ingat na sundin ang iyong kalooban upang matamasa namin ang maayos na buhay na iyong ipinapanukala sa amin. O Amang Banal, patuloy nawa kayong pagkalooban ng ibayong pananampalataya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at kami maging masunurin sa iyong mga kapahayagan sa pamagitan ng mga propeta na inudyukan ng iyong Banal na Espiritu at ayon sa katotohanan ng ipinakilala ng aming Panginoon. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming mga pagkukulan at pagkakasala at patuloy kaming patnubay at gabayan. Patuloy mo pong pagpalain ang kapatirang ito na patuloy na sumusubaybay at nagbabahagi ng katotohanan ito sa kanilang mga kaibigan. Ito po ang aking samot hiling sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang po sa susunod na linggo, magsama-sama muli tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Jesus.